Hi, I'm JB Batac. I used to weigh 225 pounds. My current weight is 173 pounds. This was me back in January when I was 225 pounds. So the shirt na the favorite, one of my favorite shirts with light shirt so and inshallah. The reason why I decided to train Jiu-Jitsu and switch to a healthy lifestyle is mainly because of the history of my family. Since my family is prone to heart attack, I decided that if not now, I think my life would be cut 20 years shorter. Since a lot of my family members have died from heart attack, I don't want to suffer what they suffered before. The negative implications of being overweight, for me, I think, sa lahat ng galing sa loob ko lang. Kasi hindi naman sinasabi ng tao na mataba ka, ganyan, malaki ka, pangit ka. But it was all inside of me. When I started feeling the burden of being fat, doon ako nahihirapan. Akit ako ng stairs, mabilis ako mapagod. Natakbo ako, 2 minutes pagod na ako. So I think that was the negative implications of being overweight. The one that I felt inside. Not really the people since telling me that I'm fat, that I do not look like a normal person in the end. It was all inside of me. How crucial is Jiu-Jitsu in my program? For me, Jiu-Jitsu was everything since my program revolved around Jiu-Jitsu. So a big chunk of my program is on Jiu-Jitsu. So nung nagsimula ako ng Jiu-Jitsu nung January, yun lang yung ginagawa ko. Jiu-Jitsu lang. Tapos eventually, nung tumataas na yung fitness level ko, doon ako nag-incorporate ng cardio and weight training. But going back, it was really Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu helped me lose all the weight that I lost. My typical workout routine, since I'm juggling the exercise, working, and graduate school, medyo hectic yung ginawa kong routine. So, lahat ng classes for the Jiu-Jitsu, nag-attend ako dyan. And then in between, maghahalo ako ng cardio at saka ng weight training. So for the cardio, ginagawa ko na lang interval running. So short siya pero intense para ma-engage yung heart rate ko at high rate. And then for the weight training, since hindi ako masyadong mabigat magbuhat, medyo in-adjust ko rin siya na mag-stick ako sa lower reps but high weights. So ganun lang. Yung incorporation ko ng cardio at saka weight training, medyo short but intense. Tapos, lahat nakarely na sa Jiu-Jitsu. So for the diet, hindi naman ako sumusunod ng strict or yung talagang solid na diet plan. But as much as possible, I try to avoid junk food. Since sa akin, junk food talaga yung malaking factor kaya lumalaki ang isang tao. So for me, inassess ko lang po ano yung usual na kinakain ko. And then from the regular food that I eat, siguro kinat out ko lang dun yung malaking factor na nagpapataba sa akin, which is rice. So ako, nag-decide ako na, okay fine, I'm gonna cut the rice and then I'll substitute the rice with this. So nag-substitute ko siya with wheat bread or brown rice paminsan or pasta. So yun yung kinat ko na malaking portion sa diet ko. And then sa allocation naman or yung dami, pinakamarami ko kinakain sa umaga before I workout since I usually start training at 6. So kain ako before, mga 4:30, 5 o'clock kakain ako nyan. And then after training, siguro kakain lang ako ng isang perasong fruit and then lunch and then dinner na after. Kung mahirap yung training ko, syempre kakain ako ng medyo marami. Pero kung hindi, hindi ako kakain ng marami kasi sayang naman yung training. Pero dun sa mga klase ng kinakain ko, mas
marami siya sa gulay at sa butas. So yun lang. Consistent lang ako na nung nag-start ako sa program, stick na lang ako sa fruits, vegetables, iniwasan kayo matataba, isda, maraming isda, tsaka walang masyadong junk food. Pero, ang kaiba, yung difference lang dun sa diet ko is nag-incorporate ako ng cheat day. So, syempre, I have this goal. For every 2 weeks, kailangan mag-use ako ng ganito. So, pag na-reach ko yung goal ko, syempre, re-reward ko rin yung sarili ko ng isang day. Kakain ako ng kahit anong gusto ko. Kasi for me, cheat days are my way of trying to reboot my system. Since mahirap din naman na buong time or everyday lagi ka na lang ganito kinakain mo. Parang for me, that's depriving your body of the usual meals na nagpapasaya sa atin. So, from time to time, nag-cheat ako. Pero syempre, pagkatapos ko mag-cheat, babawin ko. So, how do I sustain the energy I need? So, since I work out early in the morning, gagawin ko, kain ako ng first meal ko usually is around 5 o'clock in the morning. So, yun. Kakain ako dapat before mag-start ng early workout. Tapos maraming liquid, maraming fluid. So, yun. I think it also helps that I exercise in the morning since yung kondisyon ng katawan ko, pag mas maaga ko na nagising, mas lakas na nagagamit ko lahat ng energy. So, early morning workout and eating a balanced meal before that early workout help me sustain the energy throughout the day. So, slowing down and plateauing. So, I think hindi naman ako yung nakaka-experience nito. So, marami rin nakaka-experience yan. So, pag ito nangyari sa akin, what I try to do is, I think only of the fact that I'm doing this because I like it. I'm doing this because I'm enjoying training jiu-jitsu. So, pag umabot ako sa point na feeling ko walang nangyari sa akin, I look back at the purpose of me doing jiu-jitsu, which is enjoying the sport, bonding with my teammates. So, kasi yung ganong klaseng pag alis mo dun sa usual na routine, yun yung nagpapa-relax ng utak mo eh. Kasi thinking of how to lose more weight is actually stressful, mayroon yun. So, pag lagi kang naka-focus sa pag-lose lang ng weight, minsan naabot ka talaga sa binubugbog mo na yung sarili mo pero walang nangyayari. Pero pag na-relax mo na yung katawan mo, yung utak mo, I think it'll go back. Mag-resume ulit yung katawan mo na to giving you more and losing more. So, eventually, ma-overcome mo rin yung plateau. So, medyo shift ko lang ng konti yung routine ko na mas ma-relax ako ng konti. And then, pag naramdaman ko na I'm getting the groove back, pabalik na ulit ako dun sa routine. So, the secret to succeed in jiu-jitsu is consistency. Man time lang lagi. So, walang ibang gagawin kundi mag-train. So, for me, I got my blue belt in 8 months. So, it's pretty fast for someone to get that belt in a short time. Pero, I think, hindi naman ako nagdaya or nag-shortcut since I've trained right from the start. Train talaga ako everyday, minsan twice a day, minsan 3 times a day pa ako. So, yun lang yung secret. Consistency, mat time. And, ang maganda rin, actually, na maisip ng tao is, you have to master the basics. So, since everything starts from the basics, so I think, mas maganda na may maganda yung understanding natin ng basics. And then, from there, you pick out the techniques that you want, that can help you form a strategy or your game plan that you can use whenever you compete. And then, that set na magagawa nyo, magagamit nyo rin siya in progressing in the future. Pag nakuha nyo yung purple, nakuha nyo yung black, and eventually getting the black belt. Tsaka yung pinakamaganda pang test na pwede mong gawin is to compete. Ako, in the 8 months that I've trained jiu-jitsu, I've competed 4 times. And dun sa 4 times na yun, fortunately, I was able to bag 3 medals. One bronze, one silver, and one gold. So my future plans for jiu-jitsu is for me to continue the success that I've achieved when
na ako sa white belt. So, syempre, mas maganda yung streak na nasimulan ko, sana magtuloy-tuloy. And yung usual pa rin, to develop more techniques and to attend more seminars para magpadagdag yung techniques. And yun lang, continue training and continue competing as much as I can. As long as hindi ma-compromise yung body, hindi ma-injure, go lang, fight lang. So, guys, hindi pa late. It's not too late to start your journey to a healthier lifestyle. So I encourage you. Simulan niyo na ngayon. It's not easy, but the journey is worth it. So pwede naman yan mag-gym, mag-basketball, mag-tumakbo. But if you guys want, another alternative is jiu-jitsu. So nakita niyo naman, I've lost 40 pounds since January. So I think I can probably say that jiu-jitsu is effective as a means to lose weight. This is JB Batac for Project Lifestyle Manila.